Sa ginanap na 2021 PBA Philippine Cup ay kapansin-pansin ang matamlay na win-loss record ng Barangay Ginebra na pumasok sa conference bilang defending champions ng Liga. Ano nga ba ang dahilan nito? Bago tayo magpatuloy, siguraduhin na kasubaybay kayo sa aming social media accounts. Matapos magkampiyon noong nakarang taon sa bubble na ginanap sa Clark, ay tila isang roller coaster ang kampanya ng Barangay Ginebra sa Philippine Cup ng 2021. Kung saan, walang naitala na win streak ang Gin Kings sa conference. Sa katunayan, ay nakalasap pa ng dalawang sunod na pagkatalo ang Barangay Ginebra ngayong taon, matapos matalo kontra San Miguel at Tocantex. Bakit nga ba nagkaganito ang performance ng Ginebra? Sa pananaw ni Spin Lead Correspondent Ruben Terrado, naging malaking adjustment para sa Ginebra ang pagpasok ni Christian Stanhardinger at iba pang mga bagong manlalaro ng Gin Kings. Matatanda ang si Stanhardinger ay nakuha ng Barangay Ginebra mula sa Northport sa pamamagitan ng isang trade kapalit ni Greg Slaughter. Ako kasi medyo marami bagong pieces ng Ginebra eh. Kung i-compare mo yung 2020 season nila with actually, parang wala naman nadagdag masyado doon. May nawala pa nga si Greg Slaughter. Parang mas madali mag-adjust kung may mawala eh, kaysa sa may nadagdag. Ngayon, they have new pieces like the biggest of them all is Christian Stanhardinger. Meron pang MJAI and the rookie. So, I think they're still in the adjustment stage. Tapos lalo pa ngayon na paputol-putol yung conference na they can't seem to get their momentum. So I think that contributed to yung nasabi nating struggles ng Ginebra to. Para kay Associate Editor Jerry Ramos, isang kakulangan ng Gin Kings ay mga batang manlalaro na isang magiging sandata rin sana ng kupunan. Ayon kay Ramos, hindi na rin bumabata ang karamihan sa mga manlalaro ng Ginebra. Ako tingin ko they're lacking in fresh legs. LA is how old is LA now? Pringel, Jody Vance, Dillinger, Jeff Chan, puro mga above 30s na yan, and Japet, and still most of them are carrying the heavy minutes, no? So and in that kind of situation na halos araw-araw yung laro eh, every other day ang laro eh, syempre napapagod na rin yan. Unfortunately si Tim kasi hindi naman siya yung coach na who relies mostly on rookies or mga new faces eh, no? Kaya ako tingin ko lang yung matanda na yung lineup ng Ginebra, yung at least yung core ng Ginebra matanda na, save lang kina Scotty and siguro Aljun Mariano, pero the rest ano na, may god na. Para naman kay Snow Badwa, hindi nagkaroon ng sapat na panahon ang mga bagong players ng Ginebra na makasanayan ang triangle offense na sistema ni head coach Tim Cohn. Ako, yun ang nakikita natin yung rason eh, no? Yun ang pinakamalinaw eh. Dalawang sinabi ni Boss Ruben at saka ni Jerry, idagdag ko lang, boss, yung injury ni Japet Aguilar. Nakasakit ko talaga sa kanila yan. Di ba? Nagulo yung rotation nila. Dahil unang-una, ang isa pong problema po dyan ng team, boss, matatandaan mo ha, nung bago na trade si Christian Stanhardinger, lagi ko sinasabi na, magugulo ang triangle offense ni Coach Tim Cohn pag dumating niya sa Christian Stanhardinger. Yun na nga po ang nangyari. Dahil anytime na may isa player po na parang kangkarot, gangho, no? Ang mga player ko kasi na talagang hirap sa triangle yung pagkakinuha niyo. One, Christian Stanhardinger. Calvin Abueva, yan, mahihirapan mo sa triangle ho yung mga ganyan, di ba? Kahit ka ho si Mark Pingris, di ba? Boss, yung na-interview natin, sinabi niya, ayoko ng triangle nung una, ayoko ng triangle, di ba? So, ang kailangan nyo kasi sa triangle is yung mabilis ang isip, yung creative, yung biglang, alam na niya kung saan siya po pwesto, makita pa lang niya sa peripheral sa yung dalawang player niya, alam niya kung saan siya tatayo, kung saan siya maghihintay. Yung mga ganyan kina Stanhardinger, mga isolation niya mga yan eh. Tapos mga post-up sa ilalim. So, yan po yung isang problema dyan. Kasi ito lang po ah,
Si Snotter po, kahit na wala sa Ginebra yan, hindi po kawalan sa team yan. Kasi one, na nagcha-champion sila ng injured si Greg Snotter eh, di ba? Yun nga lang, nagkataon po ngayon, pumasok si Stan Hardinger, hindi po sana yung triangle. Ang problema po kasi ng Ginebra, hindi sila makapag-triangle kasi ay, hindi po nila ma-ensayo yung triangle with Christian Stan Hardinger kasi lagi po walang ensayo, laging bawal. Kasi yan po ang problema dyan ni Stan Hardinger ngayon eh. Kailangan nung timbangin na talaga ng management kung kaya mo ba o hindi itong ano, ito pong triangle. Kasi parang ngayon pa lang, ite-trade ka na namin sa Magnolia. Kasi sa Magnolia talaga bagay si Stan Hardinger eh. Di ba, boss? Sa San Miguel, bagay siya sa sistema ng San Miguel, kaso nga may June Mardon. Yung kabila, takbuhan yun. Bagay na bagay si Stan Udo. Nagtaka nga ho ako, biglang nilipat na naman yun. Kasi ganun yan eh. Magnolia, Ginebra, Magnolia, Ginebra. Ganun nung nangyari, palitan dyan. Pero ang alam ko nga po, boss do, dapat yan, mapupunta sa Ginebra yung three-way. Si, sino yung matangkad boss ng Pampanga? Yung magaling na player niya? Si Ian Sanggalang ang dapat dadalhin sa Ginebra. Si Stan dun sa kabila. Hindi ho nila in-execute yun. So yun ho ang isang hulang dun. Tapos yun nga, tama ka boss J, matatanda na yung player ng Ginebra. Kung ako sa Ginebra, kukuha na ako ng mga bata. Saka yung mga rookie ho, huwag yung expect kay team ko na ilalaro yan. Dahil sa history ho na team ko, tatlong dekada na yun dyan sa PBA, hindi ho gumagamit na rookie yan. Di ba? Hindi ho, si team ko, no, magaling lang ho yung player sa kanya sa mga interview. Di ba? Tulad si Mark Kagiwa, magaling ho sa kanya, pero di niya niline up. Di ba? Ikaw, ano sa tingin mo? Baka kaya pa kayang depensahan ng Barangay Ginebra ang kanilang kampiyonato ngayong season? Ibahagi ang iyong komento at huwag kalimutang mag-like, subscribe, follow sa spin.ph.